Okay, so isang mapagpalang alas 12:26 sa ating lahat at a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. So nandito ho tayo sa Loma de Gato, Marilao, Bulacan, mga kamasyal. Okay. So meron po tayo ditong refrigerator na ang tatak ay kondura na no frost, mga kamaster. Okay? At ang problema daw ho nito ay hindi na ho talaga lumalamig. Okay? Then kung niyo mapapansin, nagawa na, pero ang gumawa po nito ay ang ating minamahal na customer. Okay? Pero ngayon wala si sir, kaya sa atin yun lang ipinagkatiwala ang kanyang refrigerator. Okay? So ito ay 4 years ano ang refrigerator ni sir. Ngayon, ang topic ho natin sa mga oras na ito ay yung tungkol dun sa mga katanungan ng ating mga technician o mga customer na napapansin nila, at ako rin syempre personally, na wala talagang tumatagal na inverter refrigerator. Yan. Tama sabi mo. Yan ang punto totoo. Sabi ko nga sa inyo, ang pinaka lifespan ho ng ating mga inverter refrigerator ay 5 years lamang talaga. Okay, so swerte nyo ho na umabot ho o lumagpas ng 5 years ang inyong mga refrigerator na hindi man lang nagka-problema dire-diretso. So swerte nyo ho, pero karamihan, minsan isang taon pa lang, dalawang taon, tatlong taon, may problema na. So masakit sa ulo at masakit sa bulsa, mga kamasyal. Ngayon ang tanong, bakit nga ba, no? Bakit nga ba hindi tumatagal ang mga inverter na refrigerator sa ating panahon, mga kamasyal? Okay, ito yung mga dahilan, no? Unang-una, no, may kinalaman ho yan sa bultahi ng ating mga kabahayan. Okay? Kasi ang bawat refrigerator na inverter ay may kanya-kanya po yung rated voltage, no, na sinusunod. Halimbawa, ito, ang kanyang rated voltage ay 220 volts lamang, pero ang ating nakukuha ay 235 up to 236 volts. Sumantakin mo, no, hindi pala akma yung bultahi na kailangan ni compressor kumpara mo doon sa bultahi na actual na pumapasok sa kanya. Okay? So, doon pa lang, nagkakaroon na tayo ng problema. Okay? Wala namang inverter na agad nasira yung compressor. Hindi po. Uunti-untiin po kayo niyan. Okay? So, pangalawa, syempre, mga reason kung bakit nasisira yung biglang pag-brown out. Pag nag-brown out, syempre, patay ang compressor, nabibigla ang compressor natin, pati yung inverter board, minsan, syempre, nabibigla, tinatamaan. Pangatlo, no, yung malakas yung clog kidlat, yan. Pang-apat, no, yung pag-aalis kayo sa inyong bahay tapos binubunot yung mga refrigerator, yung binubunot sa saksakan yung mga refrigerator, so para daw makatipid. So isa po yan sa nakakasira ng ating mga refrigerator na inverter, mga kamaster. At marami pong dahilan. Okay, marami pong dahilan. So yung mga major lamang ang ating tinatalakay sa mga oras na ito. Ang tanong, anong kondisyon ng compressor na to, mga kamaster? Ito, ang kanyang compressor windings ay bumagsak po, no, ng yung UB 13 ohms, VW 12.8 at VW ay 12.9, mga kamaster. Okay? So, ang sabi ng ating mga manufacturer ng refrigerator, ang good resistance di umano ay dapat equal. So, kapag ang ating common number ay bumagsak, no, halimbawa, 13, 12, 12, 12.8, 12.9, so talagang sinisentensyan ho natin yan na hindi na po yan tatagal. Tapatan lamang ho. Okay? Okay? Kasi para hindi ho tayo magkaroon ng conflict. Kasi may mga pagkakataon na itinuloy pa natin itong reading na ito na 13 ohms, 12.8 ohms, 12.9 ohms sa kabila ng bumagsak na yung pinaka-common number. So, hindi na ho talaga yan tatagal. At hindi naman talaga tayo nagkakamali na, oo nga kamaster, tumabag sa akin kamaster, oo tama ka nga, nasira na yung compressor. Pero okay lang naman eh. At least nagamit naman namin ng isang taon, 6 months. So, sabi ko naman sa inyo eh, sundin nyo na lang po yung aking pinapayo. Kung talagang sinabi kong hindi na ito tatagal base sa kanyang pinapakitang reading, sundin nyo na lang ho. Kasi sa panahon natin ngayon na inverter technology tayo ngayon, napakahalaga po na makuha natin ang actual reading ng ating mga compressor. Kasi nga ho, ang windings ng compressor ng mga inverter ngayon ay hindi na po tanso. Paalala lang, hindi na po siya tanso. Hindi kagaya ng mga non-inverter ng araw na tanso talaga yung windings ng compressor. Pero ngayon, aluminum na lang, mga kamaster. Kaya nakakalungkot, yung aluminum, napakadaling uminit ng windings. Then, after nyo magamit ng mga ilang taon, ayun, may tama ng ating aluminum windings. Hindi na ho talaga yan copper. Paalala lang ha, paalala lang. Kung kayo po ay bibili ng mga inverter na refrigerator, pag-isipan nyo po, inverter bang bibilhin ko o yung dating mga conventional na non-inverter. So, hahanapin nyo lamang. Kasi minsan, kasi 90% ng mga refrigerator ngayon ay mga inverter niya. Okay? Ngayon, kung gusto nyo talagang tumagal ang inyong mga inverter na refrigerator, bili po kayo ng ABR na naaakma doon sa wattage ng inyong mga refrigerator, mga kamaster. So, eto po, ang tanong, bakit nga ba hindi tumatagal ang mga refrigerator kumpara mo doon sa non-inverter? Kasi ang non-inverter, minsan talaga dekada. 10 years, 15 years yun. Pero ang kabaliktaran naman sa mga inverter ngayon na minsan 1 year, 2 year, 3 years, swerte mo maka 5 years ka.
Okay? At swerte mo rin, syempre maka 6 years hanggang 10 years. Okay? Mabibilang mo lang. Kung may 100 pirasong inverter na refrigerator, no, siguro mga 1-2 pirasong inverter lang ang tumatagal. Tsambahan lang. Pero 98%, no? 98% talaga ng mga inverter, hindi ho talaga tumatagal. Yan po talaga ang totoo. Realidad. Real talk lang. Okay? Ngayon, paano ko nasabi na ano no na hindi tumatagal ang mga ng inverter, ang mga inverter? Bakit? Kasi nga ho ang compressor ho ng inverter ng mga compressor natin ay variable ang speed. Okay, ito nagsisimula ho siya sa 60 Hz up to 225 Hz. So meaning pala ang compressor, ang speed ng compressor ay nagsisimula po tayo sa low, medium, high speed kasi nga variable speed ang ating compressor. Kumpara mo naman doon sa mga na inverter na refrigerator, ang kanyang speed ay fixed speed type. Okay? Ang inverter, variable type. Ang non-inverter ay fixed speed type. Okay? Kapag sinaksak mo yan, 60 Hz permis. Okay? Tapos pag malamig na ang ating mga refrigerator, nag-automatic off ang ating compressor. Bakit? Non-inverter ho yan. Sa pamamagitan ng thermostat, nag-automatic off ang ating compressor. So, nagpapahinga ang ating compressor. Kumpara mo naman dito sa inverter, pagsaksak nyo po sa outlet ng inyong mga refrigerator, ang speed po ng inyong mga refrigerator ay nagsisimula sa low, medium, into high speed. Bakit? Kasi nga variable. Ngayon, kapag kahalimbawa nakabuelo na ang ating compressor, okay? Nag-stay po yan sa high speed. Bakit? Kasi nga po, ang purpose ho ng kanyang ang trabaho po ng ating compressor ay habulin o palamigin yung load na nakalagay sa loob ng ating mga refrigerator. Kaya naka-high speed siya. From low, medium into high speed. Ngayon, kapag ka malamig na ang ating mga laman, yung laman ng mga refrigerator, o sa madaling sabi, kapag malamig na ang freezer o ang fridge, ang speed po ng ating compressor ay magsisimula ho po sa medium into low speed. Kaya pala, matipid ang ating mga inverter refrigerator kasi hindi po siya naka-fix sa high speed. Okay? Samantalang ang ating inverter na non-inverter na compressor ay naka-fix po siya sa high speed, naka 60 Hz agad. Okay? Ito hindi. Ang ating inverter ay variable ang speed. Kapag malamig, sa umpisa pa lang, sinaksak mo yung refrigerator sa outlet, ang speed ng compressor ay nagsisimula sa low speed. Pangalawa, medium speed. Pangatlo, high speed. Ngayon, ulitin ko, kapag ka patuloy na nag-absorb ng heat load ang ating compressor, nananatili po sa high speed ang ating compressor. Nananatili po yan sa 225 Hz. Okay? O 220 Hz. Depende po yun sa binibigay na signal ng ating thermostat sensor sa loob. Kasi si thermostat sensor ang nagbibigay ng signal sa ating motherboard. Itatransfer sa ating inverter board. Ito yung signal. Ayan. Ayan yung signal na to. So, siya po yung nagdidikta sa ating compressor kung ilang speed ba ang kailangan na required sa loob. Okay? So, ngayon, kapag sinabi ni thermostat, oops, malamig na dito sa loob ng refrigerator, from high speed, magbabawas ho ang ating compressor from high speed into medium speed, from medium speed into low speed. Yung low speed na to ay mini-maintain niya na lamang ho yung temperature sa loob ng freezer at saka ng fridge. Okay, ang tanong, kailan siya ulit magha-high speed ka, master? Ito, kapag naglagay kayo ulit ng mga laman, halimbawa ng isda sa freezer, ng mga laman, mga baka, o basta kung ano mga laman niya sa freezer, so syempre mababawasan no yung lamig na nanggagaling sa freezer. So ang mangyayari diyan, magmi-medium speed na naman siya. Ngayon kung halimbawa kung tila naman ang nabawas na energy doon sa freezer, hindi na siya mag-high speed. Mananatili lamang siya doon sa medium speed. Depende ho yan sa required speed ni thermostat. Ngayon kapag halimbawa kukuha po kayo ng mga laman ng inyong mga refrigerator at nakatiwangwang yung pinto ng inyong refrigerator, ang mangyayari, syempre, marami yung energy o lamig ang mailalabas. So, ang tendency, pag sinaraduhan yung pinto, magha-high speed po ang ating compressor, mga kamaster. Base ho yan sa nasesense ni thermostat na nabawasan siya ng pagkadami-daming lamig. So, ang sabi ni thermostat, oops, maraming nabawas na lamig. Okay? O compressor, mag-high speed ka para palamig ulit natin to sa madaling oras para mapalamig agad natin itong loob ng fridge. Okay? Kasi si freezer hindi naman binuksan. So, nabawasan ng maraming lamig yung fridge. Kaya, compressor, hataw ka. So, naka-high speed na naman siya. Okay? So, meaning pala, ang ating compressor ay variable speed regulated by thermostat sensor. Paalala, thermostat sensor ang nagbibigay ng signal sa ating system kung anong speed ang required ni compressor para palamigin yung ating freezer o ang ating fridge. Basta ang ating compressor speed ay variable from low, medium, high. Naglalaro-laro ho yan. Kapag ka napalamig niya na, maglalaro-laro lamang ho ang ating compressor ngayon, hindi na sa high. Dito na lamang ho sa low, medium. Ngayon,
kapag kahalimbawa may mga anak ko tayo, may mga anak tayo na syempre hindi naman natin nabibigyan ng mga payo, ng mga instruction. Minsan kasi yung mga anak natin pag bumukas sa pinto ng fridge, oy, ang lamig, minsan gusto nang tumira doon sa loob, no? So maraming energy, maraming lamig ang ano, nawawala. Hindi po magha-high speed ang ating compressor kapag nakabukas ang pinto. Magha-high speed po ang ating compressor kapag nakasarado na ang pinto. Bakit? Intact ho yung pressure, yung air pressure sa loob. Okay? Kaya nga kung mapapansin mo, marami yung ating mga kababayan na customer na nagtatanong sa atin at marami na rin tayong experience niya na i-upload natin sa YouTube na kamaster na iwan kung nakabukas ng bahagya yung pinto, hindi na ilapat. Kaya ayun, nawala yung lamig. So, nung chinek natin, ayun, sira ang compressor. Okay? Nanginginig na lang yung compressor. Bakit? Bakit? Kasi nga ho, patuloy, no? Patuloy na nagpo-produce ng energy si compressor, patuloy namang lumalabas. Natatapon yung ating lamig. Kaya kadalasan, nasisira yung compressor. Okay? So, ganun lang mo kadala, no? Itong ating mga bin-route out ngayon na bakit nga ba hindi tumatagal ang mga inverter compressor natin? Kasi nga ho, syempre, marami hong dahilan. Yung pabago-bagong voltahe, yon dito sa bahay. Tapos, yung bigla ang pag-brown out. Okay? Yung overloaded. Tapos, yung pagbubukas ng pinto na kala mo wala nang bukas. Yan. Pag binuksan, minsan, 10 minutes. Yan. Yung, ang allowable time lamang natin na nakabukas ang pinto ay 10 to 15 seconds lamang. 10 to 15 seconds lamang na dapat na nakabukas ang ating pinto, then isasarado na natin yan. Kasi minsan, may mga pagkakataon na sa mga ibang refrigerator, nagbabuzzer ang ating motherboard. Pag bibigay lamang ng babalayan na, oops, sobra na yung duration na nakabukas ang pinto, isarado nyo na. Bakit? Posibleng masira ang ating compressor, mga kamaster. At pinapaalala ko sa inyo, no, na huwag ho natin i-overload ang ating mga ang ating mga refrigerator. So kag sa ganitong paraan, gagana pa ho ito. I-una nga ho natin, yan. Yan, nakauna ho. Kina natin dito. Sa ganitong paraan, gagana pa naman ho ang ating compressor, pero sabi ko nga sa ating minamahal na customer, hindi ko na ho itutuloy, no, base ho sa ating nakukuhang parameters ngayon, tapatan lang. Kung mapapansin niyo gumagana ang compressor. Gumagana siya, no? Kapag kinargahan natin ng refrigerant, kasi kung niyo mapapansin, 0.3 amperes ho lamang ito. So kapag humataw siya mamaya, pag humataw siya, 0.4 hanggang doon na lang. So malaki ang possibility na bawas na ho ang refrigerant sa ating system. Kaya sabi ko nga sa ating minamahal na customer, may dala naman akong condenser, pwede ko na may convert ho ito. Pero sabi ko, base sa ating nakukuhang performance ng compressor, ay hindi na ho siya tatagal. At yung IPM, yung driver accuracy niya ay bagsak na rin ho. So, dalawa ho ang may tama. Compressor windings at yung ating driver. Okay? So, alin ba dyan sa dalawang maunang bumigay? Mabigat sa bulsa. Kaya sabi ko nga, tapatan lang ho. Kung ipapagawa nyo ho sa akin to, gagawin ko. Pero, ipinapangako ko ho na hindi ho tatagal yun. So, at least nagiging malinaw sa ating minamahal na customer kung anong stand ng kanilang refrigerator. Ganun po dapat, no? Di baling konti lang ho ang ating kita sa mga araw na ito. At least, nasabi natin sa ating minamahal na customer kung ano talagang totoong stand ng kanilang refrigerator, particular sa compressor na to na hindi na ho talaga tatatagal kasi bumagsak na ho yung common number. Kung halimbawa, points lang yung nagkaiba, halimbawa 13.1, 13.2, ay acceptable pa ho yun. Pero kagaya nito, 13 ohms, 12.8 ohms, 12.9 ohms, so ang asahan natin dito. So ganun lamang ho, ako tapatan lamang ho. Ngayon kung ipapagawa ho nila to sa ibang technician, wala na ho tayong magagawa doon. Decision ho nila. Basta ako, nakikita ho natin kung ano magiging future ng compressor na to. Hindi na po ito talaga tatagal, mga kamaster. Okay, klaro na ha. Ayan, 0.4. Ayan, 0.5, 0.4 amperes, humahataw na ho siya. So, hanggang doon na lang ho, yung kanyang speed. Naka-high speed na po siya ngayon, no? Naka-high speed. Okay, so doon sa loob, wala naman tayo nakitang problema sa mga sensor. So, ang problema lamang ho natin ay compressor windings, okay, at saka yung driver nito. Unbalanced na ho yung driver ng ating inverter board, mga kamaster. Ganun lamang ho, ang compressor, ang inverter compressor ay meron po siyang tatlong speed, low, medium, high speed. Samantalang sa non-inverter, may fixed speed type ho ito, 60 Hz fixed. At kaya pala hindi tumatagal to, kasi nga ho, hindi ho to namamatay. No? Na kapag malamig na sa loob, hindi siya namamatay, bagkus nababawasan lamang ang frequency ng ating compressor. Kumpara mo naman sa ating non-inverter, na kapag malamig na sa loob, namamatay siya. Then kapag mainit naman, mabubuhay, mamamatay. So, nagpapahinga ho ang ating compressor. Samantalang ito ay hindi po nagpapahinga. Ang tanong, kailan ito mamamatay? Mamamatay lamang ang compressor ng inverter na to ng mga refrigerator kapag nag-defrost. Okay? At yun lamang yung pagkakataon na magpapahinga ang ating inverter compressor. Ang tagal ho inon. Okay? Kasi nga ho ito ay no frost. Kumpara mo naman sa non-inverter na every 1 to 2 hours kapag malamig na, namamatay. Ito hindi, linggo ang inaabot bago siya magpahinga. Kaya walang inverter refrigerator na tumatagal kapag ka ang pinag-usapan ay compressor, mga kamaster. Okay. Tama sabi mo. Okay, kasi nga, halimbawa, good naman yung motherboard. Okay, pagpalagay natin good ang motherboard. Nagbigay ng signal si motherboard sa ating driver board na, o mag-umandar ka na.
Eh, ang problema naman, si driver board is palanghado, so hindi rin aandar ang ating compressor. Balik rin natin. Good si compressor, sira si motherboard, so hindi rin aandar ang compressor. Pangatlo, good si inverter board, sira si compressor, good ang ating motherboard, so ganun din, hindi rin ho aandar. So kaya kailangan kapag tayo ay nagtutroubleshoot, etong tatlo ang itutroubleshoot natin. Okay? At ang motherboard, napakadali lamang humag-troubleshoot ng motherboard. Okay, madali lamang. Ang medyo mahirap-hirap dito, itong inverter board, mga kamaster, kasi talagang masailan ho ito. Okay? So ngayon, hindi na ho natin ho itutuloy base sa aking isinagawang diagnosis. With all due respect naman sa ating minamahal na customer na nalinawan ho sila. Sabi ko nga sa inyo, gumagana ang compressor, gumagana ang inverter board, pero hindi natin alam kung sa tao meron na po silang iniindang sakit at hindi na po sila tatagal. So ayokong magastusan ng malaki ang ating minamahal na customer. Okay? Tapatan lamang ho, mga kamaster. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat at